Future secured! Marahil ang iba ay nakilala na lang siya dahil isa na siya ngayon sa pinakasikat na streamer dito sa Pinas. Dahil kasalukuyan lang namang mayroon siyang 1.1 million followers sa kanyang Facebook page at 600,000 subscribers naman sa kanyang YouTube channel. At sa isa niya ngang bagong video ay ipinakita niya ang kanyang bootcamp para sa kanyang sariling team. At para sa mga nakasubaybay na sa kanyang pinagdaanan, samahan mo akong balikan kung paano nga ba naabot nitong si LeBron ang mga bagay na meron siya ngayon. At sa mga tao naman na ngayon pa lang malalaman ng aking mga sasabihin, siguradong may inspire ka kung paano nagsakripisyo ang taong ito para sa kanyang pangarap. Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at kabatang i-check mo kung na-click mo na rin ba ang notification bell para naman sure na lagi kang updated. Kaya ohoy! Ano na mga kabatang? Nandito na naman nga pala ang inyong Batanggenyong Gamer na si Inspi at sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung paano nga ba nagsimula itong si LeBron hanggang sa magkaroon na siya ng sariling team. Kaya siguraduhin mong napainit mo na ang like button, kaya tara at atin nang simulan. Ang kanyang tunay na pangalan nga ay Raven Alonso o mas kilala ng lahat bilang si LeBron. Pero alam nyo ba na ang tawag sa kanya noon ay si LeBron Tagalog noong siya ay nasa Ather House pa lamang? Si LeBron ay nakilala noon sa National Arena kung saan isa nga siya sa malalakas na player, kaya naman kapansin-pansin talaga ang taong ito. At ang kasunod ay naging parte na siya ng Ather Valkyrie at lumaban sa MPL, ngunit hindi nga sila pinalad sa playoffs. Kaya naman nagpatuloy pa rin siya sa pagiging pro player at naglaro noong MPL Season 2 at Season 3, ngunit hindi talaga siya pinapalad na makapasok sa qualifiers. At nang sumapit ang MPL Season 4 ay isang laban na lang sana katapat ang Onyx PH para sila ay makapasok, ngunit naging maala talaga ang pagkakataon para dito kay LeBron. Kaya naman dito na napagpasyahan itong si LeBron na umuwi na sa kanilang bahay para makasama ang kanyang pamilya at makapag-focus sa kanyang pagla-livestream. Pero alam nyo ba mga kabatang na bago pa maging paborito ni Doggy, itong si Rene J ay nauna na niyang naging paborito itong si LeBron noong siya ay nasa AA House pa. Dahil isa itong si LeBron na nanatili sa tabi ni Boss Dog simula Season 1 hanggang Season 4. Ngunit nagpaalam nga itong si LeBron dahil gusto na niyang makasama ang kanyang pamilya. Kung saan wala namang naging problema kay Boss Dog sito dahil wala naman silang kontrata sa isa't isa, kaya malaya na umalis ang mga ito. At dito na nga ay unti-unting nagsumikap itong si LeBron bilang isang streamer at YouTuber, kung saan alam nyo bang sumali pa rin siya sa MPL qualifiers noong Season 5, ngunit hindi naman pang seryosohan. Kumbaga sinubukan niya lang sumali dito. Dahil lang focus nga niya ay para lamang sa streaming, pero parating niyang sinasabing na siya ay babalik ulit sa paglalaro sa pro scene. Hanggang sa tuluyan ng makilala itong si LeBron bilang streamer at nakapag-ipon para siya ay makabalik na sa pro scene. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya basta na lang maglalaro para sa team, kundi siya mismo ang may hawak o nagmamay-ari ng team na kanyang bubuin. Kaya naman nagpa-try out itong si LeBron para sa mga aspiring pro players, kung saan pinangalanan niya nga ang kanyang team bilang BNP o Buhay ng Player. At ipinakita ang kanyang sariling bootcamp at syempre ang mga iPhone na gagamitin ng kanyang mga players. Kaya ito na nga yung sinasabi niyang pagbabalik niya sa pro scene bilang manager at bilang player. Dito mo marirealize na naging maganda ang pag-handle ni Boss Dogs dito kay LeBron dahil sinundan niya rin kung ano yung ginagawa nito. At talagang mapapahanga ka sa taong ito dahil talagang nagsumikap siya para maabot kung anuman ang mga bagay na meron siya ngayon.
Si LeBron, yung nagpapatunay na kapag hindi pa oras para ikaw ay magtagumpay, ay magpatuloy ka lang na mangarap. Tapos samahan mo ng gawa at magugulat ka na lang, unti-unti mo na palang natutupad ito. At alam ko habang tumatagal mas lalong magtatagumpay itong si LeBron dahil hindi siya naging madamot sa lahat ng blessings na dumarating sa kanya. Si LeBron na nag-resign sa kanyang trabaho at sinakripisyo ang kanyang sinasahod noon para makapag-focus sa kanyang paglalaro. Ngunit hindi nagtagumpay bilang pro player pero nahanap niya ngayon ang bagay na para talaga sa kanya. Ang natutunan ko sa kwento niya ay huwag na huwag ka lang tumigil dahil lahat ng bagay ay may tamang pagkakataon. Na kung si LeBron nga na hindi pinalad na makapasok sa MPL na matagal niya nang pinapangarap pero nabigyan ng pagkakataon sa streaming at ngayon nagbabalik para maipagpatuloy yung pro scene kasama ang team na siya mismo ang bumuo. At alam ko ikaw na nanonood ngayon, nahihirapan ka rin kung ano nga ba talaga ang direksyon na dapat mong puntahan. Lagi mo lang isipin na lahat ng yan ay pagsubok lang sa'yo na balang araw ay mapagtatagumpayan mo rin. Pero mga kabatang, hayaan mo muna akong isingit ito ha? Dahil sa ating last video ay nai-content ka natin ang pagkawala ng Facebook page ni 150 kaya naman gumawa siya ng panibagong page at tinulungan naman siya ng mga kapwa niya, mga streamer. Kaya sobrang bilis na dumami ng kanyang followers at umabot nga sa 160,000 followers sa loob lamang ng isang araw. Ngunit kaninang umaga nga lang ay may natanggap na namang notification itong si 150 patungkol sa kanyang bagong page. Kung saan sa pangalawang pagkakataon ay nawala na naman ang kanyang page na sobrang niyang ikinalungkot. Dahil sa totoo lang sa dami ng natanggap niyang suporta sa mga streamer ay medyo naging okay na sana siya. Kung saan binabalak niya pa nga sana na mag-stream na ngayong araw. Pero nangyari na naman ang pagkawala ng kanyang page na naging dahilan para tuluyan na siyang sumuko. May nakapagsabi na may sariling GC ang mga taong nagre-report sa kanya kaya naman ganito kabilis nilang naire-report ang kanyang Facebook page. Kung saan para sa akin, bakit naman ganon yung ginagawa niyo sa tao? Yung pilit na siyang bumabangon pero ibinabagsak niyo ulit paibaba. Ang masaklap pa dalawang beses niyong ginawa sa kanya ang bagay na ito na hindi pa nga siya nakaka-move on sa unang pagkawala ng page niya ay nasundan agad ito. Kung saan nakausap ko nga itong si 150 at sobrang down na down yung tao to the point na sumusuko na siya. Kaya sa mga nag-report sa kanya, sana maging masaya na kayo dahil yung taong gustong gusto niyong pabagsakin ay sobrang liit na ng tingin sa kanyang sarili. Sana rin ay makatulog kayo ng mahimbing ngayong may nasisira kayong pangarap. At sa pagpapatuloy, ibalik natin ang usapan sa positibong content dahil itong ang si LeBron ay magtutuloy-tuloy na sa pro scene. At sa tingin ko ngayong mag-uumpisa pa lang ang MPL ay mas magbabatak muna sila sa mga maliliit na tournament para mapaghandaan ang MPL Season 7. Kaya naman gusto kong sabihin kay LeBron na isa kang tunay na inspirasyon dahil alam mo ang pakiramdam ng mga players na hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapasok sa pro scene. Kaya naman isa ka sa mga tumutulong sa kanila para maging posible ito. Yung tipong pwede namang mag-focus ka sa streaming at YouTube pero mas pinili mo o napili mong bumuo ng sariling team na iyong susuportahan. Kaya isang malaking respeto sa taong katulad mo. Sana ay mas dumami pa ang mga taong hangad ay mas palakihin ang pwersa ng ML community dito sa bansa. At tulad ng pangako mo noon kay Boss Dogs na walang iwanan, alam naming hindi mo talaga siya iniwan dahil nakasuporta ka pa rin sa lahat ng mga laban na kanyang kinakaharap. At mula sa pagiging trash talker na LeBron noon, ang Polvonatics at ang mga kabida-bida, patuloy lang akong susuporta kasama ang aking mga solid na kabatang. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol kay LeBron Tagalog. Wala lang, namiss ko lang na marinig na may tumatawag sa kanya sa ganitong pangalan. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong gamer na si Inspi na nagsasabing...
maging masaya sa kung ano ang mga bagay na naaabot ng iba at gawing inspirasyon ng mga ito para sa susunod, ikaw naman ang tinitingala ng iba. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!